and how were you able to overcome that? I had this chow chow who bit me for about 30 seconds. I was training the chow chow. The reason why dinala sa akin yung chow chow na yun is because kinagat niya yung anak ng may-ari. Dalawa sa legs, dalawa sa arms, isa sa bandang mata. So, tumawag agad sila sa akin. Sabi ko sa kanila, hindi sila pwedeng hindi pumunta magpa-anti-rabies shot para dun sa bata. Ngayon, what happened is, dinala nila sa akin for rehabilitation. So, okay na siya. Okay na siya. Tapos, hindi ko alam, ang ginagamit pala nilang pantakot, tinatakot yung mga sa'yo. Kasi nga, dog stop. Tinatakot na vacuum. Eh, yung isang PA ko, nagsushoot ata kami na eh. Yung isang PA ko, pinakialaman yung chow chow, pinaliguan, okay naman lahat. Pero the moment narinig niya na yung blower, nakatunog yung vacuum, sinalukot. Kasi nakita ko na agad yung signal niya na may lifting na siya. Sinalukot kasi kung hindi, kagat yung mukha niya. So sinalukot, it's never true na you can read a dog. You can read a dog if you know how to read the body language. Pagkagat niya sa akin, nagsigawan yung mga tao. Isa lang sinabi ko, the moment na mas madami magpanik, mas kawawa yan. So ang ginawa niya, nakahold lang siya ganyan. First target, saan nakikita yung yabang ng aso? Sa neck. If a dog is hindi masyadong mayabang, binababa nila yung ulo nila. If a dog is mayabang, tinataas nila yung ulo nila so that they can see the chest. So ginawa ko, sinawakan ko lang sa leg para hindi na siya mag-umiglas. I stayed there, and then release niya. After nun, best friend na ako. So those, mas mahirap kasi i-handle yung tao eh. Para sa akin, sila yung